Sangunian sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kung sain aaramong ta ang mga programa asin bisto hunta at sa tuyang Regional Director. Amigo, amiga, kung kaulayan ni Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o B4 Bicol Regional Director Nelson Bien, ang sa iyang mga empleyado? Ako kasi ang feeling ko, kaparehas po lang sinda. Hindi ako kung nagkakuha na director ako, never. Sabi nga ni Lord, pag nagpakataas ka, ibabagsak ka. Buti na lang pirmi kita sa baba. And even Region 2, hanggang ngayon, pag-aaral po din ako, sir, balik ka dito sa amin. Lalo na Region 3, talagang grabe. So, sabi ko, total matagal ako sa Region 3. Dito naman ako sa lugar ko, para matabangan. So, yung mga last 3 years ko pang itatagal sa BIPAR, ay ito nga, sabi ko, ibubuhos ko na yung effort ko para at least, siguro naman sa 3 years, may marami na magagawa ko. Tubong Bicol ang nasambitan ng ama kan ahem siya. Kaya man, sigun sa saiya, dapol ng mga programa asin ang mga kinakaipuhan na edifisyo sa BIPAR RFO5 sa iyang mangkot na mangyari. I have to really help Region 5 kasi parang nakakakonsensya na taga Region 5 ako ang na-develop na tabangan kong maray ang Region 3. So kaya when I arrived Region 5, nagulat nga ako dahil hanggang ngayon wala pang regional office na sarili ang Region 5. So halos lahat na region sa buong Pilipinas ng BIPAR ay ang lalaki ng regional office. Kami lang ang tingnan mo ang regional office. Station ito eh. Ipinag-uorgulyo kan opisyal ang sa iyang nagibo sa Region 3 kung saan dati siyang nadistino como BIPAR Regional Director. So, you visit Region 3. Ang napagawa ko doon, laklak ng regional office, 4 na palapag. So, kaya I'm trying my best na sana ako bago ako mag-retire. Iyon ang vision ko dito na mapagawa yung regional. May sarili tayong bahay. Mayo pang sarong taon, puon kan pugulan niya ang posisyon sa Bicol, dakula na subot ang ipinagbago kan industriya kan pagsira sa rehiyon. Tingnan mo, very operational na. Napaayos natin lahat na dikes, napakongkreto natin. And of course, yung bridge stack natin sa Bakakay, napapalitan na natin. So, marami pa tayong dapat gawin. Dakula ang sa iyang pasasalamat sa pagpapahiling nin suporta kan sa iyang mga empleyado sa iyang mga programa. Papasalamat ako at yung mga kasama ko dito ay napaka-supportive. Yeah, sabi ko, pagtarabangan tayo ni para once and for all lang may angat ang Region 5. And when I stay last itong year, sabi nga ninda, dahil pa man ako 1 year, dakul natulos ako na nabago. Labi man ang kaugmahan niya sa daga na ipigdonar sa ahensya, duman sa banwaan nin Ligaw Albay, nin hulita, dikit-dikit na subuot na nangyayari ang sa iyang misyon. So, I talk with the mayor ng Ligaw. So, tinawang kita ni mayor na naluti for our regional office. 2,500 lots in award na sa BIPAR. So sabi ko kay Congressman Cabredo, kung kako, ikaw nang bahala sa bakod, wala ngayong problema. So kausap ko last week si Governor Bichara, nabanggit ko nga na sabi niya, binigyan ka pala ni Mayor ng lupa sa Ligaw. Ilan? Sabi, kako, go, 2-5. Maliit, palakin mo. Sabi niya, kung hindi lakin, bibigyan kita doon sa Ligaw din. 1 hektarya, sabi ni Governor sa akin. Sa nang kahagadan ni RD sa iyang pag-iriba na malampasan ang target na ipinpapa-autob sa ahensya. Gusto ko yung target madubli, matriple. Sabi ko, hindi kita magpadaog sa ibang region. So, yun. Kaya, nagpapasalamat nga ako at
for my 7 months last year, 7 months stay, yung lagi kasing negative for 12 years ang Region 5, lagi negative ang production sa Manila pag nagka-report ng accomplishment. So, nung umupo ako dito, umangat na. Wow. Umangat na yung, sabi ko, maalis man lang kita sa negative. So, from negative 40, naging, last year, naging negative 2 na. So, malapit na mag-zero. So, yun, yung pinagsisikapan natin. So, sana mawara na kami sa negative. Maybe next year. An mag-asenso ang mga parasira sa paagi kan PIFAR bilang instrumento ang pinakamauot ni Arden Nelson sa rehiyon. Makita ko ang mga mangingisda na nag-improve yung life nila. Kasi galing din ako dyan. And pangalawa, yung gusto kong makilala ang BIPAR na may ginawa ang BIPAR, mayroong yung ginawa ng BIPAR may impact sa bawat mangingisda. Ang masasabi ko lang po sa satuyang mga stakeholders from magmula sa ating mga mangingisda and of course sa ating partner local government unit, sa atuyang mga governor, mga mayors, congressman ang mga kapartner natin sa pagtabang sa mga parasira ay ako nagpapasalamat sa Dakulao Nindong suporta at tabang sa BIPAR para mai-push ang ating mission and vision para sa atuyang mga parasira. And ang yun lang ang pinapakiusap ko na sana itong ang assistant nindo support sa BIPAR ay sana tuloy-tuloy, walang iwanan. Magpuon sa baba hasta sa taas, tuom kan director an lado kan pagsira. Kaya nga ni sigun sa saiya, dai na ako maiistoryahan ka iyan. Ako mismo, nahilin ko sa iyang panong-panong kaaraman asin ideya, manungod sa nasambitan ng industriya. Masasabi kong sarong modelo si BIPAR Bicol Arden Nelson Bien para sa gabos na leader o nanunungdan sa gobyerno. Agrikampyon talaga! Another Agri Saturday na naman kita mga ka-BHTV. Sa masunod na semana, liwat kitang mag-iribahan para sa iba pang istoryang pang-agrikultura. Mabalos po sa Saindong Pagantabay. Kami ang Saindong host, Cindy Corioso, Kevin Alba. Ini ang Saindong BHTV News and Public Affairs Program, BHTV, Agri, at iba pa! Online media show entitled BHTV Agri at Iba Pa, which will be streaming every Saturday morning over BHTV Facebook and YouTube channel. This 30-minute online show will feature agritourism sites, viable agri enterprises you might want to venture, plus agriculture technology updates, and our farmers' inspiring success stories. Congratulations to the BHTV, Rising Online Social Media TV. Break through a world where big data beats your worries. A world that gives you priority when innovations come. This is the Giga Life on Smart Signature. Simplified by the Philippines' fastest mobile data network. The choice is simple. Move up to Smart Signature and make your mark. How do I know it's meant to be? Simple, smart, ako.